Genesis chapter 10, the list of nations. These are the descendants of Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth. These are their sons who were born after the flood. Japheth's sons, Gomer, Magog, and Medes, Javan, Tubal, Meshek, Tiras, Gomer's sons, Ashkenaz, Riphath, Togama, Javan's sons, Elisha, Tarshish, and Kittim. The Dananites, these were dispersed and peopled the islands of the nations. These were Japheth's sons according to their countries and each of their languages, according to their tribes and their nations. Ham's sons, Cush, Mizraim, Put, Canaan. Cush's sons, Seba, Havilah, Sabta, Rama, Sabteca. Rama's sons, Sheba, Dedan. Cush became the father of Nimrod, who was the first great ruler on earth. He was a mighty hunter in the eyes of Yahweh. Hence the saying, like Nimrod, a mighty hunter in the eyes of Yahweh, the beginning of his empire was Babel, with Erech and Akkad, all of them in the land of Shinar. From this country came Ashur, the builder of Nineveh, Rehoboth-ir, Kala, and Resen. Between Nineveh and Kala, this is the great city. Mizraim became the father of the people of Lud, of Anam, Lehab, Naphtu, Pathros, Kuslu, and Kaphtor, from which the Philistines came. Canaan became the father of Sidon, his firstborn, the Hittites, and the Jebusites, the Ammonites, Girgashites, Hivites, Arkites, Sinites, Arvadites, Zemanites, Harphathites. Later, the Canaanite tribes scattered. The Canaanite frontier stretched from Sidon in the direction of Sodom, Gomorrah, Adma, and Zeboim, as far as Lesha. These were Ham's sons according to their tribes and languages, according to their countries and nations. These were also children born to Shem, the ancestor of all the sons of Eber, who are the Hebrews and the elder brother of Japheth. Shem's sons, Elam, Ashur, Arpakshad, Lud, Aram. Aram's sons, Uz, Hul, Gether, and Mash. Arpakshad became the father of Shelah, and Shelah became the father of Eber. To Eber were born two sons. The first was called Peleg, because it was in the time that the earth was divided. And his brother was called Joktan. Joktan became the father of Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikia, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Haxifa, Jobab. All these are sons of Joktan. They occupied a stretch of country from Mesh in the direction of Sephar to the eastern mountain range. These were Shem's sons according to their tribes and languages and according to their countries and nations.
These were the tribes of Noah's sons, according to their descendants and their nations. From these came the dispersal of the nations over the earth after the flood. Genesis chapter 10 in Tagalog, ang talaan ng mga angkan ng mga anak ni Noe. Pagkatapos ng baha, nagkaanak sina Sem, Cam at Japhet, ang tatlong anak ni Noe. Ito ang kanilang talaan ng mga angkan. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek at Tiras, sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisa, Tarsis, Kitim at Dodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Cam ay sina Cush, Ehipto, Put at Kanaan. Sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka ang mga anak na lalaki ni Cush. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cush, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso, kaya lumitaw ang kasabihang, mahusay mangasong tulad ni Nimrod. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erech, Akkad at Kalne, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Nineveh, Rehoboth-ir, Kale at ang Resen sa pagitan ng Nineveh at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Ehipto ang ama ng mga Tagalud, Anam, Lehab at Naphtu. Gayon din ang mga taga-Patrus, Kashlu at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo at Girgeseo, mga Heveo, Araseo at Sineo, ang mga Arvadeo, Zemareo at Hemoteo. Simula nooy nangalat ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Umabot naman sa Sodoma, Gomora, Adma at Zeboim na malapit sa Lasa sa gawing silangan. Ito ang lahi ni Cam na kumalat sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Sem, ang kapatid na matanda ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Asur, Arfaksad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arfaksad, ang ama ni Sela, na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya nahati ang mga tao sa daigdig. Ang pangalawa'y si Joktan, ang ama ni Nina, Almedad, Selef, Harmaz, Mavet at Jera. Hadoram, Uzal at Dikla, Obal, Abimael at Saba, Ophir, Havila at Jobab. Ito ang mga anak na lalaki ni Joktan. Ang lupain nila'y mula sa Mesa hanggang Sefar sa may silangan. Ito ang lahi ni Sem ayon sa kani-kanilang angkan, wika at bansa. Iyan ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe at ang mga lahing kanilang pinagbuhatan.
Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa sa daigdig pagkatapos ng baha. Genesis chapter 11, The Tower of Babel. The whole world had one language and a common speech. As people moved from the east, they found a plain in the country of Shinar, where they settled. They said to one another, "Come, let us make bricks and bake them in fire." They used brick for stone and bitumen for mortar. They said also, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top, reaching heaven, so that we may become a great people and not be scattered over the face of the earth." Yahweh came down to see the city and the tower that the sons of man were building. And Yahweh said, "They are one people and they have one language. If they carry this through, nothing they decide to do from now on will be impossible. Come, let us go down and confuse their language so that they will no longer understand each other." So Yahweh scattered them all over the earth and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there Yahweh confused the language of the whole earth, and from there Yahweh scattered them over the whole face of the earth. These are Shem's descendants. When Shem was 100 years old, he became the father of Arpakshad. 2 years after the flood, after the birth of Arpakshad, Shem lived 500 years and he had more sons and daughters. When Arpakshad was 35 years old, he became the father of Shelah. After the birth of Shelah, Arpakshad lived 403 years old and he had more sons and daughters. When Shelah was 30 years old, he became the father of Eber. After the birth of Eber, Shelah lived 403 years and he had more sons and daughters. When Eber was 34 years old, he became the father of Peleg. After the birth of Peleg, Eber lived 430 years and he had more sons and daughters. When Peleg was 30 years old, he became the father of Reu. Peleg lived 209 years old and he had more sons and daughters. When Reu was 30 years old, he became the father of Serug. Reu lived 207 years and he had more sons and daughters. When Serug was 30 years old, he became the father of Nahor. After the birth of Nahor, Serug lived 200 years and he had more sons and daughters. When Nahor was 29 years old, he became the father of Terah. After the birth of Terah, Nahor lived 119 years and he had more sons and daughters. When Terah was 70 years old, he became the father of Abram, Nahor, and Haran. These are Terah's descendants. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Genesis chapter 11 in Tagalog. Ang Tore ng Babel. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Shinar.
Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtatayo tayo ng isang lunsod na may toreng aabot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Di magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao, at mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang lahi ni Sem. Ito ang mga lipi ni Sem. 2 taon makalipas ang baha, si Sem ay nagkaanak ng isang lalaki at Arphaxad ang ipinangalan dito. Si Sem ay 100 taon na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki at ito'y pinangalan lang Sela. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Sela nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng mga ibang anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nakor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nakor si Tare nang siya ay 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. 70 taon na si Tare nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nakor at Haran. Ito naman ang lipi ni Tare. Anak ni Tare sina Abram, Nakor at Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tare nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, Chaldea, na pangasawa ni Abram si Sarai. At napangasawa naman ni Nakor si Milka, na anak ni Haran, na ama ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tare sa lunsod ng Ur Chaldea kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tare sa gulang na 205 taon. To God be all the honor, praise, and glory in the reading of His holy scriptures.